3, 2, 1. Pag nakatapos ka ng kontrata ng 2 taon at mag-a-apply ka ulit, hindi mag-aalinlangan ang employer na tatanggap sa iyo, mapa-abroad o mapadito sa Pilipinas. Dahil ang ibig sabihin nito, matiisin kang tao, matiyaga ka, masipag ka, may pangarap ka, may determination ka. Iyon ang gusto ng mga employer. Ang pag-uwi may dahilan, katulad ng sinasaktan, hindi pinapakain, talagang wala talagang pahinga, talagang as in, sama talaga ang ugali ng amo. Katulad ng pag kayo ay hinihiraman, mga 3 employer yan, hindi pwede yan. O sa isang bahay na malaki, tapos lahat ng pamilya sa loob ng bahay na malaki na yon, pag silbihan mo, hindi pwede yan, may laban kayo dyan. Yung amo nyo, yung mismong nakasulat kontrata. Pero pagdating sa bansang Arabo, pag mga 5 palapag na yan, tapos sasabihin, lahat ng 5 palapag na yon, iba-ibang pamilya na yon, 5 pamilya, pag silbihan mo, may laban kayo dyan. Ang kalaban ng pag-abroad, ang kalaban niya homesick. Ang kalaban ng mga OFW ay homesick. Pag ang isang tao ay na-homesick, kahit sino pa yan ang magsabi sa kanya, huwag kang umuwi. Ikaw rin mismo ang makapagsabi sa sarili mo. Ikaw rin mismo ang makapag-advise sa sarili mo. Walang ibang tao. Bakit ka ba uwi? Homesick lang. Eh samantala, nung ikaw ay nag-medical, nalaman mo ang medical mo, ikaw ay fit to work, pero nalaman mo yung kasama mo na hindi fit to work, umiiyak siya. Kasi kaya siya umiyak, gusto niya talaga mag-abroad, makatulong sa family. Tapos ikaw nandun na ka na sa bansang Arabo, gusto mong umuwi. Kaya hindi siya nakapasa ng kanyang medical kasi meron sa kanila, may HEPA, may BDRL, may spot, may TB, samantala ikaw, may biyaya ang Diyos sa'yo, bakit mo hindi tatapusin? Sayang, dahil lang sa homesick, kalukuhan yun. Naramdaman niyo ba ang sinasabing homesick dito sa Maynila? Ah, destiny, nakaramdam na ba kayo ng homesick? Nakaramdam na? Hindi niyo pa nararamdaman ang totoong homesick. Ang totoong homesick, pag ikaw ay sa bansang Arabo, pag ikaw ay nagsasampay ng damit, o kaya naglilinis ng carpet, bigla kang nakakita ng airplane, biglang tutulo ang luha mo. Maalala mo ka ng anak mo, kakaway-kaway ka sa airplane. Uy, lako, lako, masakay ako, kahit ako nakabitay, basta makaway lang ako sa anak ko, uy, lako. Homesick po yun. Nangyayari yun sa mga taong homesick. Minsan gumagawa sila ng way, magsasalita mag-isa, sasabihin, para sabihin ng employer na nawala na siya ng katinuan sa pag-iisip, pero may mga employer, alam nila yun. Homesick ka. Di ka pinapatulan. Okay. Meron naman, mag-isa ka natutulog sa loob ng kwarto, may anak kang naiwan. Bigla mo na lang kausapin ang unan. Anong sasabihin mo? Nak, pasensya ka na, nak. Iniwan kita kay papa mo, anak. Namimiss kita, anak. Pagtiis ka muna. Uwi naman si mama. Homesick po yan. Nakita mo ang alaga mo. Sweet na sweet sa kanyang nanay. Gaya ng ginagawa ng anak mo. Nagsasabi pa ng I love you. Naalala mo ang anak mo. Umiyak ka. Homesick yan. Nakita mo si Baba at saka si Madam. Sweet na sweet ang dalawa. Pagkatabi. Naalala mo ang partner mo? Naalala mo ang asawa mo? Ano yan? Homesick or homesex? Woo! Ha? Ah, homesick. Eh, homesex. Ah, kayo ha? Aha. Okay. So, wala pang makapagsabi sa inyo na homesick. I mean, makakaya niyo ang homesick. Wala pa.
Pero mararamdaman niyo yun pag kayo na sa bansang Arabo. Pagsubok lang po yan. Dahil dyan sa bansang Arabo na yan, o kaya sa pag-abroad na yan, ang kalaban dyan, homesick talaga. So, nandyan si homesick. Ibig sabihin, pagsubok yan, homesick, o kaya temptation. Yan. Okay. Now, para matapos mo ang kontratang yan, mas maganda para hindi ka basta-bastang umuwi, gawin mong inspirasyon ang anak mo. Nakikita mo na kailangan ka ng anak mo, especially pag online na class, kailangan niya ng cellphone na maganda, kailangan niya ng gadget, kailangan niya ng computer, wala siya. Pagkakataon na ito, para mabilihan mo siya. Nakita mo yung asawa mo, walang pagkakakitaan. Kahit gusto man lang niya magtrabaho, pero wala din. Gawin mo inspirasyon, mabilihan mo ang asawa mo ng kahit man lang motor para meron siyang panghabal-habal. Baka meron na rin hahabol-habol. Gawin mong inspirasyon ang magulang mo. Nakita mo naghihirap na sa gubat, naghihirap na sa farm, maitim na, matanda na, na makatulong ka sa kanila. Gawin mong inspirasyon ang mga taong nagsabi sa iyo na ikaw ay pal. Anong ibig sabihin ng pal? Pwede rin sabihin natin, hindi palamunin, pwedeng palainom, palahubog, palakwento, pwede rin palauto. Oh, pabigat daw, kasi mataba kayo, kaya pabigat eh. Okay. Gawin mong inspirasyon yung paghihirap mo sa panahon na ikaw ay nag-apply, walang magpautang sa'yo. Minsan naglakad ka, wala kang pera. Hindi ka nakakain ng isang araw, tubig lang, dahil wala kang pera. Naiinggit ka sa mga kasama mo, nahiya ka, walang nakakaintindi sa'yo. Minsan sumakay ka ng jeep, nag 1, 2, 3 ka dahil wala kang pamasahe. Gawin mo yun, inspirasyon sa sarili mo. May mga taong nang iwan sa'yo. Pakita mo sa kanya na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Kaya mong palakihin ang anak ninyo kahit wala siya. Ipakita mo sa magulang mo na hindi lahat na nakatapos ng pag-aaral na nakakatulong sa magulang. Ito na ang pagkakataon mo, tumulong sa magulang mo. Kung wala kang bahay, wala ka rin lupa, dapat magkabahay ka, magkalupa ka. Gawin mong inspirasyon dahil mas maganda yung meron kang bahay, may lupa, kaysa naninirahan ka lang o umuupa ka lang. Plus, masakit iwanan ang family. Lalong-lalo na sa mga first time. Sino ang mga first time dito? Ang dami. Plus, sabi nila, masakit ang first time. Masakit iwan ang family. Lalong-lalo na ngayon ka lang nawalay sa anak mo. Nawalay ka sa anak mo. At hindi lang yan, plus, masakit sa'yo. Masakit din yan sa anak mo na iniwan mo. Iniwan mo ang anak mo habang natutulog. Dahil kaya mo siyang iniwan, natutulog. Baka kasi hindi ka makaalis pag hindi mo siya patulugin muna. Pero halos hindi ka makaalis dahil first time ka, maiwan mo ang anak mo. Pabalik-balik ka sa kanyang higaan, ihimasin mo ang ulo, ang likod. Anong sinasabi mo sa anak mo? Anak, iwan mo na kita kay papa mo. Mag-abroad si mama. Babalik naman si mama para sa iyo to, anak. Meron sa inyo kinausap ng anak.
Anong sabi ng anak mo, ma? Huwag ka nang umalis. Tutulong na lang ako maghanap buhay sa iyo. Maglalako na lang ako para hindi ka na lang umalis. Meron sa inyo kinausap ng anak. Ma, isama mo na lang kami ni Papa para hindi na tayo maghiwalay-hiwalay. Meron sa inyo kinausap ng anak. Huwag mo ako iwan kay Papa, Mama, kasi namamalo si Papa. Meron sa inyo kinausap ng anak. Ma, huwag mo akong iwan kay Lola kasi si Lola nangungurot. Masakit sa isang nanay na katulad niyo. Mas lalong masakit sa anak na iniwan ninyo. Bakit kayo umiiyak? Ito na ang pagkakataon ninyo na ibigay sa anak ninyo ang mga pangangailangan nila. Gawin yung inspirasyon, guys, gaya ng sabi ko sa inyo. Yung inyong pag-abroad, huwag kayo basta-basta umuwi, tapusin ninyo ang kontrata ninyo. Pag-uwi ka, dala-dala mong bag, yun din ang bag. Pag-uwi mo, anong sabi ng magsusundo sa'yo? Galit siya. Nga naman kaniuli. Pero pag ikay umuwi, pag umuwi ka, maputi ka na, sexy pa, maraming dala. Ang susundo sa'yo, nakakaway, naka-smile. Paglapit mo sa kanya, ang sabi niya, Ma, asa na akong kuan, pasalubong? Ayan. At siyempre, iiyak ang mga yan, pagsusundo yan. Ito na ang maganda sa pag-uwi. Yung uuwi ka, may dala ka, tapos mga kontrata, natulungan mo ang magulang mo, natulungan mo asawa mo, na ibigay mo ang pangangailangan ng anak mo. Na sana all, sana lahat kayo ay ganito ka-successful sa pag-abroad. Kaya kung wala kang pangarap, kailangan may pangarap ka. Kung wala kang determination, kailangan may determination ka. Kung wala kang pasensya, dapat may pasensya ka. Baon mo ang pasensya, baon mo ang pangarap, baon mo ang determination, baon mo ang tiwala sa sarili, lalong-lalo na tiwala sa Diyos. May mga taong nang iiwan sa iyo, pero ang Diyos hindi ka iiwanan niya. Kaya huwag mo siyang kalimutan. Dito, nagtatapos ang ating 3-day seminar na sana may natutunan kayo sa loob ng 3 days na ito at magiging gabay sa inyo sa inyong paglalakbay. May bukas pa.